Magandang magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko kapalit sa Panginoon. At tayo po ngayon ay nandito upang ganapin ang gawain po ng ating Panginoon sa lugar ng Margondon. At nandito po kami ngayon sa bahay upang ganapin po ang ating schedule ng prayer meeting because we aren't able to come to our church physically because of some condition na ngayon po ay pinapatupad po sa bayan po ng Naik because the local government prohibits us to do some very late at night, no, mga 7 or 8 or 9 na because they are now implementing curfew. That's why tonight, tayo muna po ay susunod sa pamantayan o panuntunan po ng ating lokal na pamahalaan upang tayo po ay mapangalagaan ang ating kaligtasan. Ngayong gabing ito, tayo po ay dadako po sa ating pong panalanginan. Tayo po ay mananalangin sa isa't isa. At kung kayo po ay may mga hiling na panalangin, just send your prayer request to our group chat. Even dito po sa ating live streaming, ay amin po kayo in-encourage. So send your prayer request, your thanksgiving, and iba't iba pang mga kapahayagan ng inyong pagpapasalamat at paghiling sa Panginoon. Before we start our studying the Word of God, sharing the Gospel, sharing the Word of God and prayers, ang ating prayer time, tayo muna po ay babati sa ilang po mga kapatiran po natin sa ating mahal na kapatiran sa iba't ibang dakong lugar. Una po, binabati ko po ang aking mahal na pastor, Pastor Ramiro Adona. Ramiro Adona at ang kanyang buong pamilya na ngayon po ay nakikisa po sa atin at nanonood po sa ating live stream, no? Maraming salamat, Pastor, at ang mga taga Maranata International Baptist Church of Margondon, ang ating po mga kapatiran po dyan, ay magandang gabi po sa inyo lahat. Nawa ang araw na ito, ang oras na ito na pag-aaral sa salita ng Panginoon at ang panalanginan ay isang maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Ganun din po sa lahat po ng ating mga kapatid po sa iba't ibang dakong lugar, ang Tabernacle of Faith Baptist Church Naik Mission ay aking pong binabati po ng magandang gabi po sa inyo lahat. So pasensya na po at medyo mahaba-haba po ang traffic po namin nila Julius at kami po ay dumako po sa lugar po ng Angeles pa, Pampanga because of some appointments and commitments sa lugar na yon. But anyway, we are safe and sound, nakarating po sa aming mga lugar. At ngayon po, tayo po ay gaganap po ng ating gawain. Binabati ko po ang mga kapatiran po natin nanonood po ngayon from Tabernacle of Faith Baptist Church Mission dyan po sa Naik, Cavite at sa iba't ibang dakong lugar ng Pilipinas. Ganon din po ang ating mga kapatiran sa ibang bansa, ang mga taga Saudi Arabia, ang mga taga Cyprus, ang mga taga New Zealand. Of course, si Sister Irene Bagona ay nandun na po ngayon sa Cyprus. Thank God for the safety travel po ni Sister Irene. And please, say our regards sa mga kapatiran po dyan sa Cyprus. And of course, our dear sister church from Maranatha Baptist Church, McAllen, Texas, USA, headed by or under the leadership of Pastor Darren Miller, and of course, the MBC brethren, especially those who are faithfully watching us, joining with us, especially kay Sister Martha Reyes, Brother Jaime Reyes, and of course, sa mga kapatiran po dyan, all the Filipino communities, a member po ng MBC, Pastor Day Ashley William, no? Binabati rin po namin kayo, William Ashley, baligtad pala. And of course, Sister Arian Quintos, no, from Calasao, Pangasinan. We're supposed to go to your place, Sister Arian, pero nakulangan na po kami ng oras. That's why hanggang Tarlac po kami nang nakarating. At sana pupunta kami sa Pangasinan. But I thank the Lord because we are safe and sound na nakarating po. Binabati po namin kayo. And of course, sa lahat po ng mga Bible School student, no, na amin pong natin po sa Trinity Baptist Seminary ay amin po binabati. Of course, I also thank the Lord for the opportunity to be one of His instrument for sharing the gospel, encouraging people, and giving them some encouragement from the Word of God. And of course, talaga po salamat din po ko sa aking mahal na asawa, my helpmeet po na talaga pawis na pawis, no? Nakaka-assist. Yan po ang nag-prepare lahat. Talaga pagating ko, pinaupo na kagad ako at talaga namang ready to go ang aking pong gawain ngayon. So magandang gabi po sa inyo lahat, and I'm so excited to share with you what God has entrusted to me, what impressed to me
from the Word of God, at sana maging pagpapala po ito ang ating po pag-aaralan. Kung meron po kayong mga hiling na panalangin, don't hesitate to send your request, your prayer request, your thanksgiving to the Lord, whatever it is, just send to our GC or maybe here, mamaya po ay ating pong babatiin po. At binabati ko po ang lahat, si Julius na naman. Julius, nandiyan na ba si Michael? Parang di ko pa ata nakikita naka-online si Michael. No? At sino ba to? Isa pa, Nanay, Tita Yane ba to? Tita Yane po ba, no? Sino na ba yung mga naka-online na Michelle? Thank you so much for being with us tonight. So, gusto niyo ba umawit? Okay, awit muna ako. Awit lang po ako ng isang awit. And after that, we will start our study, our sharing the gospel, the word of God. And after that, we will pray. Sige, awit po tayo. Can we sing? Let us sing a song. Meron ba dyan? Asa ba yung hymnal, Mami Shay? Can I borrow your hymnals? Okay, amen. Okay, awit po tayo. Isang awit po para sa Panginoon. Let us sing Amazing Grace. Amazing Grace. You know, napakagaling po at napakanakamis po ang grasya po ng Panginoon. Talaga namang hindi mo kayang sukatin ang grasya po ng Diyos. Amazing Grace. Thank you, Arian, for your prayer. Ninong, hi. Good evening po sa inyo. Let us sing Amazing Grace, first, second, and third, and fourth stanza. Okay. Samayan niyo pa akong mawit po ng Amazing Grace. Hati Irene, hello. Thank God for the sing. Hello, Cherish Lynn. Okay, hello. Ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace had brought me saved this far, and grace will lead me home. When weep in thousand years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Let us come to the Lord in prayer. Father God in heaven, maraming salamat po sa gabing ito na kayo po ay aming mauwitan, biyan ng papuri, and we are so amazed from your grace and by your grace, Lord God, because your love upon us and your grace upon us, Lord God, truly manifested, Lord God, in our lives since we accepted you as the Lord and Savior of our lives.
naramdaman namin, Panginoon, ang tunay na pag-asa na mula po sa inyo, O Diyos. That's why, Father God, we thank you and we praise you, Father God, for the things that you have done in our lives, especially in every day of our lives. Biyaya mo lamang to, Panginoon, hindi dahil sa kami ay matalino, hindi dahil sa kami ay malakas, hindi dahil sa kami ay may kakayanan, mayaman, at magaling. Pero Lord God, ang lahat ng ito, alam po namin, ay nagmula sa iyo. That's why lahat ng ito ay dahil po sa ilalim ng iyong biyaya. Father God, we are not deserve of this, but because of your love upon us, your unconditional love upon us, siya ang kumilos at ang kumilos at kumilos ng kumilos sa amin bilang anak mo at bilang mananampalataya. Salamat, Panginoon, sa lagi mong pag-iingat sa amin. Ingatan mo kami. Maraming mga pagkakataon na pwede kami mapahamak, pero sa biyaya at awa mo, kami iningatan mo, Lord God, of your grace and your love, Father God. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat sa amin, sa iyong mga anak, at higit sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayong gabing ito. Ikaw, Lord God, ang manguna po sa amin, magturo po sa amin, maggabay po sa amin, at buksan mo ang aming pusong natuturuan, maging ang aming isipang nagagabay ang Panginoon. Hindi dahil sa kami, Lord God, ay may mga kanya-kanyang runong, galing, Lord God, sapagkat may kanya-kami mga achievement, but Lord, pagdating sa iyong salita, kami, Lord God, ay talagang namang mangmang na hindi namin talaga kayang arukin, pero dahil sa biyaya at grasya mo kung bakit kami natututo at bakit namin nauunawaan ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, ngayong gabing ito pinagkakatiwala po namin sa inyo. Ang aming pag-aaral at ang aming mga panalangin ibibigay po namin na latag sa inyo. Kami nga po, Lord God, ay iyong gabayan. Salamat, Panginoon. Ingat ang mga bawat kapatiran sa iba't ibang dakong lugar sa pag-aaral na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. And now, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan po ay aking pong pamamagatan na ang ating pag-aaral po ngayon, ito po ay aking pinamagatang the things that hinder spiritual growth, no? Mga bagay na siyang pumipigil sa paglago sa ating pananampalataya. Marahil siguro ito'y bagay o mga gawi, isip, salita o mga bagay na ating patuloy na nagagawa kung bakit tayo po ay napipigilan lumago sa ating pananampalataya. At napakaganda po ito kasi ito po ay isang malaking paalala po sa atin bilang mga mananampalataya. It's a great reminder for us, those things that hindered us for our spiritual growth. Kaya nga po ngayon po ay napakaimportante po ang salita ng Diyos sa ating paglago. Did you believe in me? No? Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Panginoon ang isang pinaka, no? Pinaka-sekreto, pinaka-dahilan at pinaka-mabisang component ng ating spiritual growth, ng ating spiritual na paglago, kundi ang salita ng Diyos. At alam ko, bawat isa po sa ating mananampalataya, sanda ko man lugar kayo naroroon, no? Ang salita ng Panginoon, alam po natin, ito po yung ating armas, ito po yung ating sustansya, ito po yung ating, these are the things that gives us, no? Para tayo ilumago. Kaya nga ito pa ating pong salitang ito ng Biblia na ating pong babasahin po ngayon ay ito po yung nagtuturo po sa atin, nagsasabi sa atin na ang salita ng Diyos, ang aral ng Panginoon ay tunay nga pong malaking katulungan o tulong po sa atin para sa paglago ng ating pananampalataya. At ito po sa mga salita ng Diyos na mga babasahin pa natin, no, ay ating pong masusumpungan na talagang napaka-importante po ang paglago sa ating pananampalataya. Sabi po ng Hebrews chapter 5, if you have your Bible tonight, please open your Bible in Hebrews chapter 5, verses 12 to 13, verses 12 to 14. Tapos, diyan po tayo sa 1 Peter chapter 3, verse 18. Sabi ng Bible po, if you have your Bible, just follow by your ears. Ang sabi po rito sa verse 12, for when for the time you owe to the teachers, no? Sapagkat nang kayo yung mga nangararapat na maging mga guro, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Sabi rito, sapagkat nang kayo'y nangararapat na maging guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong, ano sabi? Nangangailangan na kayo'y turuan nino man ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. No? We need to teach you again which the first principles of the oracles of God. And are become such a have need of milk and not of strong meat. No? Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful
in the word of righteousness, for he is a babe. Verse 14, but strong meat belongeth to them that are full age, even those who, by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. So napaka-importante po sa binasa po natin dito po sa Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. Ito po yung statement po ng manunulat ng libro lang po ng Hebrew na tayo po, no, kung tayo po yung nagnanasa na maging lingkod, kagamit-gamit, maging minister ng Word of God, o maging isang worker o isang maging Kristiyano na magtuturo at magbabahagi ng katuraan ng Panginoon, ay sabi rito marapat lamang na tayo po muli ay matuto, no, at mag-aral po ng unang o sinimulan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sabi nga ganun, kung talagang nagdi-desire ka ng matuto ng salita ng Panginoon, parang let us motivate ourselves na parang isang bata na parang gatas na ating inumin ito at ating pong tangkilikin, sapagkat napakalaki po, no, ang kayang ibigay po na kapag ang katulad ng isang bata uminom ng gatas, na nagbibigay po ng protein po, ng pagpapatibay ng kanyang buto, ng kanyang pagkabusab ng kanyang katawan, sustansya. Ganon din po sa salita ng Panginoon. We need to establish ourselves as a young babe, as a new Christians, or as a new minister in the Word of God, in sharing the gospel. Kailangan po natin muna po tayo ay magpatigas, no, magpalakas at magpatibay ng ating pananampalataya. At para kung tayo na po ay ready, no, ano man kainin po natin ng salita ng Panginoon, ay hindi po tayo mabubulunan at hindi po tayo matatakot mag-share ng gospel. Sabi rin po sa 2 Peter, sa 1 Peter chapter 3, verse 18, tanong po tayo, sabi po rito, ng verse 18 ng chapter 3, ng 1 Peter po, for Christ also hath once suffered for sins, the just of the unjust, that the might bring us to God, being put dead in the flesh, but quickened by the Spirit. So napaka-importante po na tayo po ay maging malakas po sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya ngayong gabi nito, pag-aralan po natin, nawa, ito pong salita ng Diyos ay maging sandata po natin at maging tanggulan po natin upang tayo po ay maging malakas, upang tayo po ay maging malusog at lumago na isang Kristiyano sa ating pananampalataya. Alam nyo, kailangan na po natin nowadays, no, sa ating kapanahunan po ngayon, kailangan na po nating lumago po sa ating pananampalataya, kasi napakadami na po, napakarami na po ang mga problema dumarating sa atin, especially today that we are now living in a new normal lives, no. At talaga naman, marami mga lugar talaga namang patuloy pa rin na tumataas ang bilang ng mga naapektuhan ng COVID. Maraming naghihirap, maraming mga gusto ng sumuko, maraming mga problema, kanya-kanya mga pagsubok. It's really hard for us to overcome sometimes. Iniisip natin, kaya pa ba natin ito? That's why it's very important for us as a Christian na tayo po ay may panghawakan po tayo, maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. At the same time, hindi lang para sa ating benepisyo, kundi tayo rin naman po bilang isang matatag na mananampalataya, lumalagong Kristiyano, ay pwede rin po tayo maka-encourage, no? Makatulong po sa ating kapwa mananampalataya at mga pamilya at mga kaibigan. At ito rin po ang kaparaanan upang tayo rin po ay makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos, sapagkat ikaw at ako ay nagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga bagay na nangyayari po sa ating mundo. And especially, we cannot control that. Lahat ng mga sakuna, lahat ng mga sakit, lahat ng mga pagsubok, hindi natin nakakontrol yan. Sometimes, tinitingnan natin mga bagay na ito na isang napakalaki na hamon at napakalaking hadlang sa atin. But remember this, sabi ng Biblia, no, walang mas malaking problema kaysa sa ating Panginoon, no? Hindi mas malaki ang ating Diyos kaysa sa malaking problema na iniisip natin. Kaya nga, we need to establish our spiritual growth. We need to establish our maturity. We need to grow. We need to emphasize our spiritual life, because napaka-importante po sa ating buhay po ngayon. Ngayon, pag-usapan natin. Alam ko, we are aiming, we are goaling, kagaya po ng mga tao, gusto nilang lumago, not only spiritually, but even in their different aspects in life. Gusto nilang lumago sa kanilang personal na pangangailangan, sa kanilang mga career, gusto nilang mag-improve, gusto nilang mag-grow, sa kanilang buhay, gusto nilang mag-grow. At napaka-importante rin po sa lahat yung ating spiritual, because sa spiritual na bagay ay masasakop niya na lahat ng mga aspeto
ng ating buhay, higit sa lahat sa ating paglago. Ngayon po, tignan po natin, dahil nga we are all aiming and desiring to grow spiritually, syempre may mga bagay yan kung bakit tayo po ay napipigilan, kung bakit tayo po ay nagiging, let's say, nagiging pong status quo, nagiging stagnant, nagiging parang bansot, parang isang maliit na halaman na ayaw nang lumaki because of that situation. Ngayon po, pag-aralan natin, let us discover ano ba yung mga bagay na siyang nag-hinder, ano ba yung mga bagay, gawi, o mga bagay na ginagawa natin upang tayo po ay mahadlangan sa ating pong paglago spiritual. Number one po, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang isa sa mga bagay na pumipigil po sa ating paglago, sa ating pananampalataya, at sa nakikita ko po, ito rin talaga ang dapat maging unang bahagi ng ating pag-aaral po, ay yung bagay na kung saan ay nineneglect po natin yung salita ng Diyos. Number one, growth is hindered by neglecting God's Word. Yan po yung unang-una kung bakit tayo po ay hindi po lumalago sa ating pananampalataya. Because we are neglecting God's Word. Sabi ng chapter ng 1 Peter, no? 1 Peter chapter 2, napaka-importante po ng salita ng Diyos. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as many shall follow. Sabi rito ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as a newborn babes desire a sincere milk of the word that ye may grow thereby. No? Bilang isang, sabi ito, bilang isang bata, no? Isang baby, isang sanggol na nagdi-desire ng gatas, dapat tayo rin po, mga mananampalataya, tayo po ay magkaroon ng isang desire sa puso natin na tayo po ay kumain, uminom ng salita ng Diyos, namnamin natin. Ibig sabihin, hindi naman ito literal na kainin po yung salita ng Panginoon, no? Hindi naman ito literal na inumin kasi hindi naman ito liquid, hindi naman ito pwede kainin kasi papel po ito. What I'm talking about is, when we say desire sincere milk of the Word of God, ito po yung pakainin natin, yung tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng desire na tayo po ay matuto. Bakit po? Kasi napakalaki po ng pwede po may angkat po sa ating buhay ang pag-aaral po ng salita at pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Kasi ito po yung nagdadala po sa atin sa pagtatagumpay, no? Yes, we are all desiring to become successful in our lives. We are desiring to upgrade our lives, to become wealthy, to become promoted, and to become, alam niyo yun, lahat ng desire natin, gusto natin mag-excel sa lahat ng bagay na ito. Pero alam niyo po ba ang salita ng Diyos ay isa sa pinakamalaking parte, no? Pinakamalaking parte sa success ng isang tao. Do you believe in that? Alam nyo, sabi ng Biblia sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi rito, ang salita, this is the book of law. No? The book of law is pertaining to the word of God. No? Kasi during that time, God gave a book of law, which is yung sinulat po ni Moses. Ito po yung sa first five books natin pinag-aaralan sa Bible survey. Sabi ni Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya nga napaka-importante po. Kaya hindi tayo lumalago, hindi tayo nagiging established, hindi tayo nagiging matibay sa ating pananampalataya because we are not putting the word of God in our lives. We are not engaging the word of God in our lives. Kaya sabi ni Joshua, you want to be successful? You want to have abundant life? You want to be prosperous? Ang sabi ni Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya, do not depart, shall not depart out of thy mouth the word of God. Sabi nito, but thou shalt meditate day and night. Ito na pagbulay-bulayan, araw at gabi. That thou mayest observe, not only to meditate day and night, but to observe according to all that is written. At kapatid, ang salita ng Panginoon po, inyo pong hinayaang maging sandata ng buhay mo sa lahat ng aspeto ng pamamuhay mo. Ang sabi ng Biblia, for they shall make thy way prosperous. Amen. Yung iyong lakad, ang iyong buhay ay magiging masagana. No, hindi lang po yan. And thou shall make have a good success. Magkakaroon pa po ng mabuting kawakasan. You know, this is very evident in every Christian life. Napakalaking ebidensya po na ang salita ng Panginoon. Napakalaki po na ang salita ng Panginoon ay talaga namang napaka-importante po. Remember, ang bawat authority po, ang bawat unit ng gobyerno, especially the president, before siya manungkulan bilang pangulo ng ating bansa, siya muna ay sumusumpa at nanunumpa sa lahat ng taong bayan. At napapansin mo doon, na sa kanyang pagsumpa, ang isang kamay niya nakapatong sa salita ng Diyos. Why?
Because hindi lang po siya sumusumpa sa mga tao, kundi sumusumpa rin po siya sa salita ng Diyos sa harap ng Panginoon na nakikita rito patnubay. Kahit sa korte po, di ba? Kita natin, ang Biblia po ay napakalaking parte rin po sa pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, dapat hindi po natin to inaalis, hindi po natin nineneglect po sa ating mga buhay. Let the Bible is the book of necessary instruction for the believer. Always put in our mind na ang salita, ang Biblia, ay ang libro na kung saan nangangailangan, ito po ang ating pinakakailangan na siyang magtuturo sa atin sa bawat mananampalataya. No, sabi ng Psalms chapter 119, verse 9, na ito po, kung gusto mo maging maayos sa isang kabataan, na isang tao, no, ang salita ng Diyos ay dapat po nating laging isa pong muhay. Sabi ng Psalms 119, verse 9, the Bible says, ang sabi po rito ng Biblia, sabi rito, where shall young man cleanse his way? Sabi niya, paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? It is a very instructional reminders for us. It is an instruction, no? Paano? Paano lilinisin ng isang tao? No, sabi to, wherewith shall a young man cleanse his way? Ano sabi doon? By taking heed thereto according to thy word. Sa pagdilig doon sa ayong salita, no? Sa salita ng Panginoon. In even Psalms 73 verse 34, na kung saan ang salita ng Panginoon ang siyang magiging daan po natin. Even Isaiah chapter 8, Isaiah chapter 8, sabi dito sa Isaiah, no, bear with me, chapter 8, verse 20, ang sabi po sa verse 20 ng Isaiah, to the law and the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sabi dito, kung ikaw po nineneglect mo ang salita ng Panginoon at inahayaan mong hindi yan ang maging buhay mo, sabi rito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. There's a warning. Meron pong pagpapaalala na kapag ang salita ng Diyos ay wala sa buhay ng tao, walang kinabukasan na pwedeng haharapin na maganda ang tao. You know, it is very evident for every Baptist Christian. Why? Because we believe one of our distinction that the Bible, the Word of God, is the final authority of our faith and practices. Kapatid, kung talagang totoo na ang Biblia, siya ang iyong final authority of your faith and practices, always read the Word of God. And do not neglect His Word. Why? Because if you neglect God's Word, it will hinder your spiritual growth. That's true, for sure. Kaya nga mga kapatid, lagi po nating alalahanin na tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Tayo po, lagi nating ilalagay sa ating puso ang salita ng Panginoon upang tayo lagi maalalahanan na bawat gagawin natin sa ating mga buhay, kahit anong problema dumating sa ating buhay, anong mga pagsubok, kung alam mo ang salita ng Panginoon, if you keep the Word of God, if you heed the Word of God in your life, everything shall be okay sa lahat ng haharapin natin. That's why the Bible reminds us and encourages us for us not to be hindered our spiritual growth. Do not neglect God's Word in our life. Second things that hinder our spiritual growth. Ito po yung pagsunod po, no? Growth is hindered by following false teachers. Isa po sa mga dahilan kung bakit po hindi lumalago ang pananampalataya ng isang Kristiyano, kasi minsan nakikinig sila. Sila po'y sumusunod sa mga maling mga tapagtuturo. Ano, nalulungkot po kami ngayon because we have a sister in the Lord na talaga namang nung nagpapasimula pa lang po ang ating pong gawain sa Tabernacle of Faith, no? Diba, Sister Shane, no? Talagang we are the one who comfort her, we are the one who assisted her, no, talaga naman from being devastated, from being embarrassed, from being having a miserable life, alas talaga namang nagkaroon siya ng mga problema sa kanyang buhay, but talagang tinulungan natin sa church. But actually, hindi naman natin sinasabi yon, no, na tayo po ay nanunumbat for our pagtulong. But you know, talagang inalagaan natin siya at ang kanyang buong pamilya. Talagang we are very supported sa kanya. At talaga namang sinusundan natin yung kanyang buhay pananampalataya hanggang sa umalis siya sa Naik at napunta sa lugar kung saan
dinisisyon nila niya puntahan doon. Talagang we are praying for her, we are comforting her every time nagkakaroon siya ng problema. Tapos all of a sudden, makikita mo na sa iba na siyang relihiyon. Could you imagine that? Hindi mo lang siya nag-excuse na, Pastor Ray, ako ganito po, kasi may nagtuturo po sa akin, mayroong ganyang bagay. You know, ito yung isang bagay na minsan hiniiyak po natin. Na kapag tayo po, talaga namang nakakilala na sa Panginoon, dapat hindi ho tayo madadala po na anumang kaway ng sanlibutan. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3, 2 Peter chapter 3 verses 16 to 18, the Bible says, dito po sabi po rito, having a good conscience that who are speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it's better, if the will of God be so, that you suffer for will-doing, than for evil-doing. Wow! Sabi ng verse 18, for Christ also hath once suffered for sins. Sabi, 2 Peter, no? Pardon for me, 2 Peter pala, chapter 3, verse 18 to 16, 16 to 18. Sorry, medyo nanimat ako lang. Sabi ng verse 16 to 18 ng chapter 3 ng 2 Peter chapter 3 pala. Sorry, Sister Shay. 2 Peter chapter 3, verse 16 to 18, sabi rito, as also in all his epistles, speaking them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Sabi na verse 17, therefore, beloved, seeing ye, you know these things before. Beware, sabi ng Bible, beware lest ye also being led away with the error of the wicked. Sabi rito, mag-ingat tayo na tayo po ay madala po ng maling katuruan ng masama. Fall from your own steadfastness. And the Bible encourages us in verse 18, sabi rito, but grow in grace. Tayo po ay lumago sa biyaya ng Diyos and in the knowledge. Kaya nga napaka-importante po na tayo po ay magkaroon ng salita ng Diyos sa buhay po natin, because it will build our understanding, it will enhance our understanding, it will enhance our knowledge, that anything na pwede pong magbigay sa atin ng maling katuruan na parang naiintays tayo, naaakit tayo, we are not easily what? Falling away. We are not easily led by them into destruction, into the error. Because why? Because we are full of knowledge. We are growing grace. Ang sabi rito ng Bible, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kita po natin dito. Napaka-importante po na tayo po ay magkaroon po ng salita ng Diyos upang tayo po ay hindi po mag-follow or madala po ng maling katuruan ng mga tagapagturo. My friend, sabi rito, if you turn aside, no, kung tayo po isasantabi po natin ang mga maling turo, no, o ang salita ng Diyos, if we are turned aside from the teaching of the Word, no, kung ang salita ng Panginoon po ay atin pong isasantabi, hindi tayo magbubulay-bulay, hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po tayo ikikip ang salita ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi rito, if you turn aside from the teaching of the Word, spiritual growth ceases. Ang paglago ng ating spiritual ay hihinto. You know, 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, ang sabi po rito, verse 1 to 7, sabi rito, this know also that in the last days perilous times shall come. So mababasa natin dito that there is a perilous times na darating po. Ano ibig sabihin ng perilous times? Meron pong mga pagsubok, meron pong sakuna, meron pong pwedeng mangyari sa buhay natin kung tayo po ay hindi magiging handa. That's why Apostle Paul encouraged us to be ready, be vigilant, be sober every day, because why? Ang kalaban natin is like a roaring lion, anytime, any moment, he will devour us kapag tayo po ay nalingan. Kaya sabi niya kay Timothy, for this now also that the last days, perilous times,
shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to the parents, unthankful to unholy. Hey, listen to this, young people, my dear brethren in the Lord. Kaya tayo nagiging what? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to the parents, because we are not hiding, are we not keeping the word of God in our lives? We are neglecting the God's word in our lives. That's why kung alam po natin ang salita ng Panginoon, hindi po tayo magiging ganito. Kaya sabi rito, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, peers, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, no mataas do mag-isip, sabihin nito, lovers of the pleasures, more than lovers of the God, having form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Verse 6, sabi ito, for this is a sort by which we creep into houses. Oh, and led captive silly women laden with sins, led away with divers lusts, no? Ever learnings and never able to come to the knowledge of the truth. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so these also resist the truth, men of the corrupt minds reprobate concerning the faith. Ito mo natin dito. Do not be like Jannes. Do not be like Jambres. Natatayo tayo sa ating mga ngarasabi natin, hindi ko na kailangan ng salita ng Panginoon kasi meron na nagturo sa akin ito. No. Ang salita ng Panginoon, hindi kailangan nating itwist o mga bagay na kung saan gawing komplikado. Kaya nga napaka-importante po kung talaga nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, hindi tayo basta-basta madadala ng kaway ng sanlibutan. 2 Peter chapter 2, verse 1 and 2. Ang sabi rito ng 2 Peter chapter 2, verses 1 to 2, ang sabi rito, but there were false prophets also among the people, even as shall be false teachers among you, who privily shall bring a damnable heresies, and denying the Lord, that both them and bring upon themselves which destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of the truth shall be evil spoken of. Kaya napaka-importante po, madali pong ma-identify po ang mga tao pong nagtuturo. My friend, there is a warning from the Word of God. Kung tayo po ay pa-follow po sa mga false teachers, meron pong distraction. Sabi ng 2 Peter po rito, meron pong distraction for false teachers. Darating ang panahon na sisirain, gigibain, at pupusakin ng Diyos ang mga maling katuruan na ito. At kung ikaw, no, sa tingin mo na naniniwala sa mga katuroan sa labas at hindi katuroan ng salita ng Panginoon, tayo po ay may remind ng salita ng Panginoon. The reason why we are unable to grow spiritually because we are following false teachers. We are following false teaching. We are following false learning. That's why ang salita ng Panginoon ay napaka-importante. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Always read the Word of God. Always read God's Word. Why? Because ang salita ng Panginoon, it leads us into what? Into abundant life. Not into destruction. Not in miserable life. So second things that hinder spiritual growth, not only neglecting God's Word, but also following false teachers. Number three, growth is hindered by failing to control the tongue. Ang pagtudaw, kaya daw po napipigilan ang paglago ng ating spiritual life because what? Tayo bumabagsak sa pagkontrol po ng ating mga salita o ng ating mga dila. Yes! Napaka-importante po yan sa ating mga mananampalataya na tayo po ay meron pong pagpipigil po sa ating sarili. Sabi po ng James chapter 2, James chapter 3 verse 2, the Bible says, For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is perfect man. Sabi ng James chapter 3 verse 2, no? Sabi po rito, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. So ito po yung unruly tongue. Kapag ang isang tao po ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang pong bibig o kanyang dila, it means ang kanyang dila po is unruly. Ang kanyang tongue po is unruly. Kaya napaka-importante po na dapat po tayong maging aware sa ating mga salita. The reason why hindi lumalago ang ating buhay pananampalataya because we are not able to control our tongue. We are failing to control our tongue. Kaya
Sabi rito, the misuse of the tongue, listen to this, the misuse of the tongue can defeat all the spiritual advances which we make. Kaya niya pong talunin po, kaya niya pong laba, kaya niya pong ma-undertake, ma-overcome po ito, ma-overcome ang lahat ng mga bagay. Why? Because sa maling pananalitaan natin, sa maling mga sinasabi natin, ito po ang naging dahilan ng pagbagsak ng ating buhay. Kahit hindi po sa spiritual na pamumuhay po, even in our other aspects of life, no? Sa ating trabaho, sa ating buhay pamilya, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, kung tayo po ay hindi marunong mag-control ng ating mga pananalita, ng ating paggamit, ng ating dila, tayo po ay makapagbabagsak ng isang tao. Sabi nga ganun, kahit sa dila lang, pwede tayo makagawa ng isang bagay na kanyang ikapapahamak. Ganun din po sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya, that's why we need to be careful. We need to be optimistic. Every time na gagamitin natin ang ating mga dila, ang ating mga bibig sa ating pangungusap, make it sure that we are not offending people, that we are not in the position na tayo po ay makaka-open sa kanila. Why? Kasi ang laking bagay na ito upang tayo po ay hindi makatulong sa gawain ng Diyos at lumago ang ating pananampalataya. At babalik uli po yan doon po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag tayo po ay hindi talaga nagbabasa ng Biblia at hindi po tayo spirit-filled, hindi po tayo full of the knowledge of God, no, ng knowledge of the Lord Jesus Christ, kung ano-ano na lang po ang lalabas sa ating mga bibig. Kaya nga mga kapatid, napakasarap isipin po na kahit po ang mga tao na sa kabila ng mga problema, ang lumalabas pa rin sa kanyang bibig ay pagpapasalamat sa Diyos. Ito po ay isa sa mga sign or sinyales that we are growing mature, that we are growing spiritually. Why? Because even problems, even in the perilous times, even in this pandemic, you know, ang lumalabas sa ating mga bibig kundi pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos na ginagawa sa ating mga buhay. My friend, are not glad and blessed until now you are not suffering some illnesses just like what happened in our nation today? COVID-19, meron na naman bago. Napakalaki po, no? Na ang salita po natin ay magiging sandata ng Diyos upang ang tao po ay makarinig ng pag-asa mula sa salita ng Biblia. Kaya nga napaka-importante po na tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos. Tayo po ay religiously, no, na isik natin ang salita, ang oracle of God, mula sa pasimula pa lamang. If you are aiming to become a teacher, if you are desiring to become a worker, if you are desiring to become a part in the ministry of God, no, dapat tayo po ay mag-desire to learn more about the Word of God. At paano natin magagawa yung to learn more about the Word of God? Always keep in our lives. Always read the Bible day and night. Kaya nga, kung ito po ay ating pong binabasa day and night, hindi imposible na ma-overcome natin, na ma-undertake natin, na i-control ang ating mga pananalita, maging ating mga dila. Kaya nga napaka-importante po, ito po ay pwede pong makatulong po sa atin. James chapter 3, verse 6 to 7. Ano sabi po? James chapter 3, verse 6 to 7, the Bible says, "And the tongue is a fire." Kaya nga sabi nito, "And the tongue is the fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members that is defileth the whole body and set it on fire, curse of the nature, and it set on fire of hell." No? Talaga namang makapagpapadala ito sa kapahamakan. Ang dila po natin ay para po itong isang apoy na kung saan pwede pong ikapahamak ng mga tao. Pero gamitin po natin ang ating mga dila para sa kaligtasan, pagkaalam ng mga tao mula sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Sabi rito, "For every kind of beast and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed and hath been tamed of mankind." So napaka-importante po, ang salita ng Diyos ay ating pong lagi pong isa sa puso at isa sa buhay. Kagaya rin po na sabi ng Titus chapter 2 verse 8, sabi ng Titus chapter 2 verse 8, "Sound speech that cannot be condemned, that he that is the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you." Kaya nga napaka-importante po, para walang masabi ang ibang tao sa iyo, sasabihin, "Kristiyano ba talaga yan?
Yan ba talaga yung member ng Tabernacle of Faith Baptist Church? Eh bakit ganyan magsalita yan? Bakit ang kanyang lagi sinasabi sa bibig ay puro kabastusan? Ang sinasabi ng kanyang bibig ay puro parang walang galang? No. Kaya nga sabi rito, upang hindi mapahiya, upang tayo po ay hindi mabigyan ng bagay na kung saan ikadadapa, ikatitisod ng ibang mga tao, yung mga bagay na parang isipin nila at totoong Kristiyano ito, always be careful. Always have a sound speech, which is the Word of God, salita ng Panginoon, upang hindi po tayo mapahiya. Napaka-importante po sa atin na tayo po ay nag-aaral at inaalam po ang kanyang salita upang tayo po ay matuto po. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verses 1 to 5, sabi po rito, lagi po tayo magbigay, no, ng pagbalang, no, every time na tayo magsasalita po, dapat lagi po tayong merong pagbibigay ng paggalang. Sabi rito, let as many servants as are under the yoke of count their own masters. 1 Timothy chapter 6 verse 15 verses 1 to 5, sabi rito, that the name of God and his doctrine be not be blasphemy, no, blaspheme ng salita ng Panginoon, na hindi mabigyan ng ano, ng hindi natin mabastos, hindi natin mabigyan ng kapahamakan. Sabi dito ng verse 2, and they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved partakers of the benefit. These things teach and exhort. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud. No, masyado raw mayabang. Kapag ito po ang kanyang pagtuturo po, ay hindi ayon sa salita ng Panginoon, hindi ayon kay Kristo. Knowing nothing, but doting, no, pati dota nandito, no? Doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil skirmishings. Sabi ito, perverse disputing of men of corrupt minds, and dispute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Kaya nga, napaka-importante po, in our saying, in our speech, let us honor. We need to honor our master. Kaya nga, sa ating pagsasalita po, dapat po, napaka-importante po yun. Yung ating pong sasabihin ng ating bibig po, ay lagi po nakipagbibigay honor, nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Always be reminded for us, the reason why we are not growing, the reason why we are hindered in our spiritual life, because why? Even our tongue, we are failed to control it. My friend, lagi nating iisipin at ating pong ilalagay po sa ating buhay na anumang ating sasalitain ay pwede pong bumalik sa atin. Kaya nga napaka-importante na kapag tayo po'y nagsalita para sa ating Diyos, dapat meron pong laging pagbibigay galang at kapurihan sa Kanya. Number 4, things that hinder spiritual growth. Our growth is hindered, listen to this, this pertaining to Christian life, even maybe in inside the church. Okay, sabi rito, the reason why we are not growing, ang dahilan na kung bakit hindi tayo lumalago spiritually, because na tayo napipigilan by showing partiality among brethren. Growth is hindered by showing partiality among brethren. Ano ibig sabihin po natin, Pastor? Yung tayo po ay mahilig po sa pagkakampi-kampi. Ayaw po ng Diyos sa tayo po ay may kinakampihan. Ayaw po ng Diyos sa tayo po tayo po ay partisan po sa mga bagay na desisyon ng isang tao o nangyayari po sa isang tao. Sabi po ni James chapter 2 verses 1 to 4. Sabi rito, kinokondem ng Diyos ang favoritism. Okay, listen to this. God condemn favoritism. Sabi ni James dito, no, yung pagtuturo nito ng chapter 2, verse 1 to 4, yung favoritism daw, ikinokondem niya. Sabi nito, my brethren, listen to this, my brethren is pertaining to the member of the church. Sabi nito, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons? For if there come unto you assembly a man with gold ring and a goodly apparel, sabi rito, kung meron daw dumating po sa inyo, no, na isang tao po na may suot daw po ng gintong singsing at maganda raw ang kasuotan, and there come also in a poor man
and vile raiment. Sabi nito ni James, and ye have respect to him that weareth the gay clothing. Well, dito pala, may meron pala itong gay clothing, no? Sabi po rito, and say unto him, sit thou there in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit there under my footstool. Wow. My friend, are you aware of this? Verse 4 sabi rito, and are ye not the partial in yourselves? And are become judges of evil thoughts? Sabi ni James, ni Apostol Santiago, kung meron bang papasok sa loob ng church ninyo na may suot ng ginto, no, na singsing at siya ay nakagandang apparel, tapos meron isang mahirap na ang pangit-pangit ng suot, magkakaroon ba kayo ng partiality? Magkakaroon ba kayo ng mga bagay na kung saan ay kayo ay titingnan kung ano yung ka-status ng buhay nila? You know, napaka-importante po as a Christian. Tanggalin natin yung partiality. Huwag natin ipakita that we are partisan in one group or another group. Why? Because itong partiality na ito among brethren will hinder our spiritual growth. You know, ito po yung isang bagay na talaga dapat nating i-cultivate natin sa ating spiritual life. That between ourselves and others, no, dapat po ay hindi ma-hindered ng bagay na ito. Na tayo po dapat po matuto na anuman o sino man na nasa loob ng church, no, hindi natin titignan ang kanyang estado ng buhay, hindi natin titignan kung anong kanyang kalalagayan, but tignan natin siya na mayroong pangangailangang espiritual na kailangan niyang maligtas at magkaroon ng Kristo sa kanyang buhay. And that is the things na galipin natin gawin sa mga tao. And even in the inside the church, listen to this, this is reality. May mga simbahan, may mga church na kung saan nagkakampi-kampi. May mga grupo rito, may mga grupo doon. Lord, listen to this, my friend. This is not the design of God inside the church. Hindi po ito ang disenyo ng Diyos sa loob ng simbahan. At ang sabi ng Biblia, kanyang kinukondem ang salitang favoritism. Walang favorite. Walang favorite ni pastor. Walang favorite ng leaders. Walang favorite ng asawa ng pastor. You know, pag sinabi mo, ay si pastor, lagi na lang po siya ang paborito ni pastor. Tapos ako, lagi pinapaganitan. No! Hindi yun ang intention ni pastor. Hindi yun ang intention ng dapat maging kapatiran na iisipin nila na mayroong favoritism sa loob. Why? Because hindi yan ang design ng Diyos inside the church. The design of God inside the church is having the unity. You know, I was reminded by the message of Sister Joy a while ago that always emphasized the word unity inside the church. Napaka-importante po ng united in one. Why? Because if we divided, we fall. Kaya nga, maraming mga church na nag-split. Why? Because they have kampi-kampi rito, kampi-kampi doon, grupo na mga rito, grupo na doon. That is not the design of God. God designed the church without partiality, without favoritism. Lahat po tayo mahal ng Diyos. Nag-gauge lang po yun, yung pagsagot ng Panginoon, doon po sa ating faithfulness, doon po sa ating pong pagsunod sa Kanya. Why? Because ang sabi ng Biblia, kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, but if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in Matthew chapter 6, verse 33, and all these things shall be added unto you. Kaya ganun po sa loob ng church. Kaya nga, huwag mo isipin na hindi ka favorite ni pastor, lagi ka nalang pinapagalitan ni pastor, eh baka naman wala kang ginagawa sa loob ng church, kaya ka napagsasabihan ni pastor. Or maybe, iniisip mo na hindi ako mahal ng kapatira kasi parang lagi na lang sila ang nagpe-fellowship. No. Huwag mong isipin yon. You are belonging to church. You are part of the family. You know, there's one church here in Manila. No. Yung kanilang treatment sa bawat isa, they are not considering them according, they're not treating them according to their status ng buhay. No. Yes, sabi nila, tinitreat namin sila pag nasa labas. We are calling them doctors, engineers, attorney, yes. Pero pagdating sa loob ng church, walang doktor, walang attorney, walang mga engineer, kundi ang tawagan nila, brother and sisters in Christ. No? Inside the church, we are equally in the sight of God. Even in the sight of your pastor, you are equally. Walang mayaman, walang mahirap, walang nagbibigay ng malaking tithes, walang maliit na nagbibigay ng tithes, na sinasabi, mas paborito ang nagbibigay ng malaking tithes. No, lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Why? It is very evident.
in the story about the Pharisees and the publicans, the one gives big money and the one is the last money, sino mas binigyan ng papuri ng Panginoon? Binigyan niya ba yung papuri yung nagbigay ng malaki? Hindi. Ang binigay niya, yung sino ang tunay na nagbigay ayon sa laman ng kanyang puso. Church, listen to this. God prohibits partiality inside the church. Ipinagbabawal ng Diyos and God condemn favoritism. Kaya nga napaka-importante sa ating mga Kristiyano, huwag tayo maging partial, partisan. Kapag meron tayo mga hindi kagusto sa loob ng church, huwag natin pagchismisan. Huwag natin pagkwentuhan. But rather, pray for them and approach them. Kapag meron problema sa church, huwag natin ilabas. Ayusin natin sa loob. Kapag meron tayong mga bagay na kung saan hindi mapagkasunduan ng mga member ng church, huwag tayong humanap na kakampi, but rather, help and seek the help from the Lord. Huwag tayong humanap ng mga grupo-grupo, but let us united in one in the presence of God. Kaya nga napaka-importante, may mga Kristiyano, napakatagal ng mananampalataya, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 16 years, ay hindi pa rin lumalago. Why? Because andun pa rin, nakaset sa isip niya yung partiality. Na kami ang nauna rito, kami ang dapat ang kilalanin dito ng leader. Kami ang mga huli dito, kaya hindi kami, wala kaming karapatan. No. Mauna ka man, mahuli ka man, ay wala yan. Kundi kung sino ang mayroong puso sa gawain, yan ang pinagpapala ng Panginoon. That's why it's very important for us. Kaya hindi po tayo lumalago. Why? Because we are, what, showing partiality among the brethren. Ano pa po? What else? No? Marami pong salita ng Bible po, even the 1 Timothy chapter 5, verses 20 to 21, and Romans chapter 12, verse 10. Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 10, ang sabi po rito, ng chapter 12, verse 10, be kindly affections, one to another, with brotherly love and honor, preferring one another. Apostle Paul reminds us and gives us a great advice na maging mabuhay tayo, maging affectionist tayo sa ibang tao. Huwag tayo magkaroon ng barrier, huwag tayo magkaroon ng hindrance na upang tayo ay hindi ma-reach out ng mga tao. Dapat po tayo, kahit pumasok dyan madungis, kahit pumasok dyan, walang kotse, walang magandang damit, o ano mga bagay, let us always welcome them with the love of the Lord. Always, I receive them just like what God has received us when we are sinners. Always remind us na tayo po ay maging what? Affectionist, love one another, honoring one another. Why? Because God's designed our lives to be kind, to another. You know, ano sabi ng golden rules ng Panginoon? Love God with all your heart and with all your mind. And what is the next rule of God? Sabi niya, commandment ng Panginoon, love your neighbor. Diba? Love your neighbor. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. And how can you say that you love your God? You love your God, Jesus Christ, if you didn't love, kung hindi mo mahal ang iyong kapwa. Kung hanggang ngayon, meron ka pa rin kinikimkim na bitterness, na anger, na kung saan ikaw hindi pa rin nakapagpatawad sa kapatiran mo, ultimong kapatiran mo na. Sa loob ng church, kapag nakikita mo siya, ay parang sunog na sunog ka na, basang-basa ka na, at parang gusto mo nang umalis. Hey, listen to this. That is not the design of God for His church, for His people. The design of God for His church is what? To love one another and to honor, preparing one another. That is the very design of God in our lives, in our church. That's why, if you are desiring to grow spiritually, always, what? Equal treatment. Fairness and equal treatment to one another. You know the reason why we are not able to do that? Because we are not heeding the word of God. Babagsak na naman tayo dun sa unang point. Because there is no words hiding or keeping in our lives. My friend, my brethren in the Lord, kung ang salita ng Diyos ay nasa buhay mo at hindi mo nineneglect, yung bagay na yan, partiality na yan, ay kaya mong i-defeat. Because God's word
is the answer for that dilemma. What else? Number 5. Growth is hindered by making excuses. The reason why we're not able to grow in our spiritual life because we have lots of excuses. Ang dami natin mga excuses. You know, I heard one of our members in the church, sabi ko, my brother, ikaw ang mag-song lead. I just want to use this kasi dati na ito. But this is a great example, illustration of one Christian. Sabi ko, my brother, no, ikaw ang mag-lead ngayon, mag-song lead. You know what his response to me? Pastor, sorry ha, I just give the instruction. I don't want to mention your name. Sabi niya, Pastor, wala pa akong conviction to do that. Hey, listen to this. It is an opportunity for us to lead. Do not make any excuses. When God speak to you and convicts you to do one thing for His ministry, no, sabi doon, say it, yes, Lord. I am very much open and willing to follow you. The reason why we are not able to grow our spiritual life because we have lots of excuses. Tinatawag ka rin ng Panginoon. Listen to this. Do not compare yourself. You know, I heard one speaker, namatay na isang pastor na kilala natin, Pastor Wayne, sabi niya, ang Panginoon po, tinawag tayong lahat. God calls us. Right? Tinawag tayong lahat ng Panginoon. The moment you accepted Christ the Lord and Savior, God called you. But listen to this. Ang lahat ng tinawag ng Panginoon ay merong iba't ibang pagkagamit. Kaya nga, kapag tinawag ka ng Panginoon, huwag ka magbigay ng excuse. Hindi ka man capable mag-preach, but God already prepared for you and a specific ministry for you to perform for His glory. We are being called by God and God will use us in a different way. Hindi ka man magaling mag-preach, kagaya ni Pastor Darrell, ng aking mahal na Pastor, Pastor Adona, at si Brother Michael Arquiza, pero magaling ka naman magsundo at maghatid ng mga bata. Magaling ka naman maglinis ng church na bawat pinupunasan mong upuan, sinasabi mo, Lord, in Jesus' name, yung uupo rito na bisita namin ay makakakilala at maliligtas. My friend, hindi lahat tinawag pastor, hindi lahat tinawag teachers, but ang importante, meron pong pagkatawag ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Hindi ka man tinawag ng Panginoon pumunta ng Cyprus o ng ibang bansa para maging missionary, pero tinawag ka ng Panginoon para gamitin ka sa kaligtasan ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng classmate mo, ng katrabaho mo. Every one of us called by God for His vineyard, for His ministry. That's why, always say to the Lord, Lord, yes, I'm not making any excuses, but I will follow you. Remember the life in the Old Testament in Exodus chapter 3 verse 11? Natatandaan niyo po ba yun sa Exodus chapter 3 verse 11? Anong sabi po rito? Ang dami mong excuse. Sino ito? A man of a lot of excuses. Anyone of us here? Si Moses! Remember Moses? Sabi ni Moses, ang tinawag siya ng Panginoon. This is a great example. Sabi ni Moses sa chapter 3 verse 11, sabi niya rito, and Moses said unto God, sabi rito sa verse 10, when Moses called by God, sabi ng Panginoon, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, and thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Sabi ni Moses, ano sabi ni Moses? Sabi niya, and Moses unto God, who am I? Sabi niya, who am I? Parang katoto, no? Who am I? Sabi ni Moses, who am I? That I should go unto Pharaoh. Sino ako? Para pumunta doon sa Pharaoh, sabi niya. And that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Alam niyo, hindi lang po ito yung excuse niya. Doon sa chapter 4, verse 1, sabi niya rito, and when God called him, sabi niya, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. Why? For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Si Moses, ang daming mga complaint, ang daming mga excuses. Sabi pa nga niya, if Lord, bulol ako, I am not eloquent. Eloquent. Tama ba si Sir Shea? Ang daming excuses. The reason why hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya, because we are full of excuses.
Hello? Sabi ni Pastor, sama tayo. Mag-soul winning tayo. Tara, maglinis tayo ng church. Tara, magpunta tayo sa kapatiran. Let's visit them. Pastor, hindi po ako pwede kasi marami po akong gagawin. Ating kayo ng prayer meeting. Ating kayo sa umaga. Ating kayo sa hapon ng ating service. Pastor, marami po kaming gagawin. Pastor, ini-invite ka ng kapatiran. Ini-invite ka na yung people mo. Mag-fellowship tayo, young people. Ladies, mag-fellowship tayo. Men, mag-fellowship tayo. Marami pa po akong gagawin, kapatid. Hello? Marami tayong dinagawa at hindi mauubos po yan. Paano ko sabihin ng Panginoon at magdahilan ng Diyos, hindi mo na kita pagpapalain kasi marami pa akong dapat pagpalain kaysa sa'yo. You know, my friend, same thing with Moses. Marami mga excuses. Marami siyang gawin, gusto sa gawin sa kanyang buhay. But these excuses leads us into a miserable life. These excuses hindered us to become what? Be a blessed person in the sight of God. We usually excuse ourselves from doing the very things that will make us strong. And that is the problem. Pastor, kasi hindi ko po talaga kaya. Listen to this, hindi mo talaga kaya. Si pastor nga, hindi ko kaya. Yung pastor Adona ko nga, yung pastor ko na nag-send sa akin, yung aking nagtuturo sa akin, hindi niya rin naman kaya. Wala naman siyang sapat na kakayanan eh. Hindi naman siya, wala siyang sapat na katalinuhan. Maging si Pastor Darren Miller and even other pastors, we don't have enough strength, we don't have enough knowledge to do things from the Lord. But why? Because God enabled us. God will enable you to finish His work. God will enable you, ang Panginoon ang gagamit at kikilos at gagawa para sa iyo. Hindi ka naman tagapagligtas eh. Hindi naman tayo tagapagligtas. We are not superhero. God is the one na nagliligtas. Ang gusto lang ng Panginoon, magpagamit tayo. Eh, Pastor, hindi ko nga kaya eh. Hindi ko nga kaya eh. Eh, di pasahin mo. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. The reason why, hindi mo magawa at excuse ka ng excuse, kasi hindi ka nga nagbabasa ng Biblia. You neglect God's Word. Eh, ang sabi nga ng Bible, Philippians chapter 4:13, anong sabi? Sabi ni Apostle Pablo, wala akong kakayanan, but I can do all things through Christ which is strengthening me. Amen! Hindi naman ikaw ang nagpapalakas eh. Hindi dahil sa talino mo, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa yaman mo, o anumang bagay na meron ka. Ang Diyos ang kikilos, ang banal na Espiritu ang kikilos sa buhay mo at sa buhay ko para magawa yung bagay na hindi mo kaya. Diyos po yun. Hindi po tao. Kaya nga napaka-importante. Sabi pa na verse 19 ng chapter 4. Ano sabi ng Philippians chapter 4 verse 19? Sister Shay? Nasabi doon, but my God shall supply, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Kung wala kang kakayanan, kayang i-provide ng Panginoon. Hindi lang sa material na bagay mayaman ng Diyos, maging sa mga bagay na nais mo, kayang i-supply ng Panginoon. You know, huwag kang matakot. Always abide to the will of God. John 15 verse 5, the Bible says, in John 15 verse 5, ano sabi? John 15 verse 5, ang sabi ng Biblia? Let us read the Bible. Kaya mo yan. Kumagawa ka lang ng mga excuses kasi ayaw mong gawin. Ayaw natin gawin. Ang sabi ng Bible, John chapter 5, verse 15. The Bible says, 15:5, I am the vine. Diba? Sabi ng Bible, I am the vine, Jesus Christ. This is a red letter statement. Sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kang matakot. Don't worry. No? I am the vine, and you are the branches. He that abided in me, and I in him. Oh, ano ba kinakatakot mo? Bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot na gumawa sa Panginoon? Bakit ka natatakot na hindi mo ma-accomplish yung mga bagay na sa mundo kung ang Panginoon naman ang may lubos na kakayanan na gawin ang bagay na dapat magawa mo para sa Kanya? Example, si Sister Irene, how many months, I think years, she's been praying for her desire going back to Cyprus. Ang lungkot-lungkot na because maraming mga pagkakataon because of pandemic, because of mga dilemmas na nangyari. Anong ginawa? He delight herself unto the Lord.
You know, for you to be able to accomplish God's desire into your life, or even your desires, sabi ng Bible, magpakaligaya ka lang sa Panginoon. Natatakot ka kasi wala kang kabuhayan, wala kang mga bagay, at wala kang kakayanan. Listen to this. Kung wala kang kakayanan, higit mong ipagkatiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mayaman at kaya niyang i-provide ang lahat ng nais ng puso mo. Luke chapter 14 verse 18, the Bible says, in Luke chapter 14 verse 18, ano sabi po dito ng Luke chapter 14? Excuse me po. Sabi po dito ng Luke chapter 14 verse 18, Luke chapter 14 verse 18, the Bible says, sabi ng 18, and they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must need go and see it, I pray, they have been excused. Kita natin dito, ito yung story about the great supper, na kung saan sabi ng Panginoon, okay, sige, tumawag ka doon at imbitahin mo sila, compel them, no? Invite them. Pero may mga taong excuse, ang dami pa rin excuse ng excuse. You know, kapag ako invite mo sa supper o doon sa kainan, hindi po ako tatanggi, ay mahilig po akong kumain. Pero sa mga taong ito, invite mo na nga, ang dami pa rin excuse. Tasama nga na sa piging, ang dami pa rin mga excuse. Ano bang sabi po dito sa verse 24? Ang sabi sa verse 24, for I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Do not wait, my friend. Kapag in-invite ka ng Panginoon, kapag tinawag ka ng Panginoon, do not wait. Yung kaka-excuse mo at sinasabi mo, hindi pa po ako ready, Lord. Pastor, hindi pa po ako ready. Kasi marami pa po akong gustong gawin. Pastor, hindi pa po ako ready magpakanta sa congregation. Pastor, hindi pa po ako ready mag-lead ng mga kababaihan. Huwag mong hintayin. Nasabihin ng Panginoon sa iyo sa verse 24, for I say unto you, the none of those men which were bidden shall taste of my supper. Huwag natin hintayin na mawala na yung conviction. The moment someone speaks to you to do the great ministry of God in His church, ibig sabihin yan, ginagamit ang Diyos for you to be convicted. Pero kapag wala nang gusto magsabi sa'yo at wala nang magkocompel sa'yo, pagpumilit sa'yo, magtaka tayo. Baka ayaw na ng Diyos na pagpalain ka. That's why it's very important. Do not make many excuses from God's calling. The reason why we are not growing spiritually because we make many excuses. Pag tinawag ka ng Panginoon, go for the gold. Always on the go. Lord, yes, I am not worthy, I am not deserved, but by your grace and your mercy, yes, I will go. The reason why marami kang excuses, kasi hindi mo nga nababasa yung salita ng Panginoon. Babalik na naman tayo sa first point. The reason why you're making many excuses because you are not heeding or you're not keeping the word of God in your life. Hindi ka nga nagme-meditate eh. Kaya ka natatakot kasi nga ayaw mo. Magsusolve niya, magsushare ka lang, ayaw mo. Kasi hindi mo nga alam yung Romans 3, Romans Road eh, yung approach. Diba? Hindi ka matatakot kung alam mo salita ng Panginoon. Ang daming promises ng Panginoon. From Genesis to Revelation, thousands of promises of God has given to us. 3,000 promises, more than 3,000 promises. Oh, saan ka matatakot doon? Makakagawa ka ba ng excuses? Hindi na. Kapag tinawag ka ng Panginoon, God will provide. Amen? Pang-anim. Ang sabi mo dito, the reason why we are not able to grow spiritually because our growth is hindered when we neglect the means of grace provided for us. When we neglect the means of grace, no? Provided for us. Yung parang binabaliwala natin yung mga biyaya ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 15. Para mas lalo tayong masumpungan. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 15. Andiyan pa po kayo, malapit na tayo matapos. Verse 15, ang sabi po ng Biblia, whereof the Holy Ghost also is in witness to us, for after that He had said before. Chapter 10, verse 15, ng Hebrews. Kita natin dito,
ang Diyos po ang nagpo-provide po. Nasa lagi ko nasisipa po, no. Kita natin dito, this is an illustration by what it cost Jehoshaphat na kung saan tinulungan siya to help Ahab. Ay, yung prayer, kita ho natin dito, sa Hebrews chapter 10, verse 15, nakita natin dito, yung panalangin, yung pagpupuri, yung pag-fellowship, no, ay napaka-importante po. Ito po yung mga grace, ito po yung mga blessing ng Panginoon. At ito po yung mga bagay na kung saan design ng Diyos upang tayo ay pagpalain, upang tayo po ay maglago, upang tayo po ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. At ang bagay na ito, sabi rito, huwag nating pabayaan. Huwag nating iwasan. Huwag nating i-neglect. Lagi nating sabihin, Lord, thank you for your provision. Thank you for your blessing. You know, yung panalangin, it is a blessing for God. Yung worship na inatin na natin, it is a blessing from the Lord. Yung fellowship na meron tayo with fellow brethren, it is a blessing from the Lord. Yung pakikisama natin sa mga kapwa mananampalataya natin, it is a blessing from the Lord. That's why do not neglect the means of grace provided for us. Yung panalangin po, huwag nating i-neglect ang pananalangin. Why? Ito po yung pre-provide ng Panginoon. Ito yung means of grace ng Panginoon. Ito po yung dahilan upang ang biyaya ng Diyos ay pumunta sa atin. If we pray to the Lord, Lord, I pray, kung may mga panalangin ka, don't hesitate to come to the Lord. Just push! 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 Pray until something happens. It is very essential praying because it is a means of what? Grace that God provided for us. It is a communication with the Lord. You know, even our worship to God, it is the means of grace that God provides for us. That's why do not neglect. Huwag nating pabayaan. The Bible says in chapter 10, verse 25, ang sabi po rito, in chapter 10, not forsaking the assembling of ourselves together. No, huwag raw natin pabayaan ang pagkakatipon-tipon gaya ng ginagawa ng iba, and so much the more. Hindi na nga natin ipapabayaan, kundi dadagdagan pa natin fellowship, the Lord's table, and God's Word. These are all the designs of God for us to grow. My friend, kaya hindi tayo lumalago kasi hindi ka na nananalangin. Kamusta na ang prayer time mo? How's your prayer time? How's your prayer devotion? How's your worship to the Lord? Sunday, wala ka? Pastor, marami pong ginagawa. Oh, that's making excuses. Pastor, kasi marami po kami assignment. Oh, lumang tugtugin na yan. Pastor, meron po kami pasak. Oh, the Bible is very clear. Gusto mong umasenso, gusto mong magkaroon ng matagumpay na buhay, gusto mong magkaroon ng masaganang buhay, gusto mong pagpalain ng Diyos ang buhay mo, let your life be dependent on God. The Bible says in Matthew chapter 6, verse 33, kapag inuna mo ang Panginoon, He shall be added unto you. Anong pinag-aalala mo kung ang Panginoon naman ay nagpo-provide ng lahat ng means para sa atin? Kaya nga sabi ng Acts chapter 2, verse 42, the Bible says in Acts chapter 2, verse 42, ang sabi po rito, napaka-importante po ang panalangin. Why? Sabi po rito, and they continued steadfastly in apostles' doctrine, and a fellowship, and breaking of the bread, and in prayers. Could you imagine that? Ito mga taong ito na alagad ng Diyos, they never cease, or rather, never stop to study the Word of God, to having a fellowship, and even in prayers. My friend, pinagpala ka na ng Panginoon, uminto ka na, mag-aral ng salita ng Panginoon, nakuha mo lang yung blessing ng Diyos, hindi ka na nakipag-fellowship, nagkaroon ka lang ng mga biyaya sa buhay mo, gumanda lang ang buhay mo, hindi ka na nanalangin sa Diyos kasi complacent ka na. Lahat ng bagay na yan, means yan ng Panginoon for us to be blessed. Kaya nga ito, mga taong ito, they never stop in learning. They never stop fellowshipping and never stop in prayer. Wow! Titus chapter 2, verse 12. Dami natin passage to prove us that we need to continue on and keeping on. Sabi ng Titus chapter 2, verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present world. Listen to that.
If you're open-minded, sabi ng mga multi ng mga multi-leveling company, open-minded ka ba? Oh. Sabi ko ng mga networking, pag kinanong ka, open-minded ka ba? Oh. Why? Even in Christians, dapat tanungin mo sarili mo, are you open-minded? Are you willing to teach? Are you willing to learn? Are you willing to receive knowledge? Kasi kung open-minded ka, why? Ang sabi rito, sabi ni Titus, teaching us, Apostle Paul, teaching us, turuan mo kami. Bakit? Kailangan nilang matuto to deny. Ano hindi dinay nila? The worldly things. The reason why you are able to deny the worldly things because you are not willing to be, you are not teachable. You have no teachable heart. Iniisip mo, mas magaling tayo, mas magaling ka, mas magaling, marami kang alam. No! Ang salita ng Panginoon, higit na mas magaling para iyong maiwasan ang kaway ng sanlibutan. Ano ang meron sa sanlibutan? Ungodliness, worldly lust. Are you deciding to have a soberly, righteously, and godly living? If you're deciding that, sabi ng Bible, open your mind for teaching. Eh, hindi ka nga nagbabasa ng Biblia, paano ka matututo? Kaya nga, babalik ulit sa unang point, do not neglect the words of God. Last verse, 1 Corinthians chapter 11, verse 30. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 30? 1 Corinthians chapter 11, verse 30. Ang sabi ng Bible sa verse 30, ng 1 Corinthians, for this cause, okay? Sa pamamagitan na ito, sabi niya, many are weak and sickly among you, and many sleep. The reason why we are weak, we are not strong, we are malamya sa ating buhay, pananampalataya, konting pisod lang, konting problema lang, bumabagsak tayo. Because what? Because we are neglect, no? We are neglect the means of grace that God has provided for us. Kaya nga, do not neglect the means of grace ng Panginoon na ibigay sa atin. And what are that? Means of grace ng Panginoon. Prayer. Worship. Fellowship. The Lord's table. And God's word. Prayer. Worship. Prayer, manalangin ka. Worship, magsimba ka. Fellowship, makipag-fellowship ka sa kapwa mo mananampalataya. Lord's table and God's word. Those things, all of these are the design to help us to grow. Kaya pala hindi lumalago tayo because we are not abiding and keeping this command by God for us. And lastly, things that hinder spiritual growth. Yung nga una, yung neglecting the word of God. Second, following false teachers. Third, failing to control our tongue. Fourth, we are showing partiality to among brethren. Five, yung always making excuses. Six, by neglecting the means of grace that God's provided for us. And seven, we are hindered our spiritual growth because we having an alliance with the world. Yan! Kaya hindi po tayo lumalago, growth is hindered by alliance with the world. Kaya hindi po tayo lumalago kasi meron tayong pakikiisa sa sanlibutan. Kristiyano ka na. Wala na tayo sa mundo. Mananampalataya na tayo. Inalis na tayo ng Panginoon sa mundo mula doon sa kadilima, sa sistema. I'm not pertaining here the humanity, I'm not pertaining to the literal form of world, but I'm pertaining here the system of the world. Kristiyano ka na, dapat wala na yung sistema ng mundo sa buhay natin. The Bible says in Hebrews chapter 13, verse 13, ano sabi ng Hebrews chapter 13, verse 13? Listen to this. Ang sabi po ito ng verse 13 and chapter 13, let us go forth. Let us go forth, therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Tayo magpatuloy. You know, napaka-importante po sa buhay po natin
na yung mga ibang katuruan, the strange doctrines in this world are very delicate, dangerous. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka na, dapat kay Kristo ka na. Hindi yung kanang kamay mo na sa Panginoon, tapos yung kaliwang kamay mo na sa mundo, sa sistema ng Diyos, sa sistema ng mundo. We cannot serve two masters at the same time. Napaka-importante po sa atin na ma-remind po tayo na tayo po mga Kristiyano ay hindi po tayo dapat umaayon pa rin po sa ayon ng sanlibutan. The system of the world. Ano mo yung mga bagay na nasistema ng mundo, dapat wala na po tayo doon. Kung dati po na ikaw ay hindi pa Kristiyano at manginginom ka at naniligarilyo ka at marami kang ginagawa sa buhay mo na hindi nakalulugod sa Panginoon, ngayong Kristiyano ka na, dapat you're always focusing to the will of God and for the pleasure of our God. God commands us, sabi niya sa Romans chapter 12 verse 1, sabi doon, I beseech you brethren by the mercies of God. Ano sabi doon? By the mercies of God, ang sabi doon, offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. How can we say that we are offering our bodies in God because we are accepting Him as a Lord and Savior? Then, kapag di nakatingin si pastor at hindi nakatingin ang ibang mga tao, we're doing the worldly things. Hey, that's a fake Christian. That's a fake Christian. Kasi ang tunay na Kristiyano ay hindi na siya sa mundo, kundi nasa Panginoon na siya. Ang kanyang focus ay nasa Panginoon. Na ang kanyang ginagawa is for the glory of God. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. 2 Corinthians chapter 6. Are you still there? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. Sabi rito, oh, listen to this. Ang Kristiyano po, dapat daw po hindi nakikipamatok. Sabi ng Bible, verse 14, be ye not equally, or be ye not unequally yoked together with unbelievers. From there, hindi mo naman kailangan maging matalino pa. No? Hindi mo na kailangan pa maging henyo, super henyo, para maintindihan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Even in our lives today, sabi niya, be ye not, huwag daw tayo makipamatok sa hindi mga mananampalataya. O example, sabi niya, for what fellowship at righteousness with unrighteousness? Anong klaseng merong pakikisa ang mga matuwid sa hindi mga matutuwid? Kung sinabi mong Kristiyano ka at andun ka sa diskuhan, eh ano yun? Di ba, anong sabi ng definition ng disco? Alam niyo ba yun? Kaya yung mga mahilig pa dyan mag-disco. Sabi daw, dinigyan ng definition yan. Disco, ano ibig sabihin yan? Dance in Satan company. Oh? Dance in Satan's company. Ah, dancing in Satan's company. Could you imagine that? Sabi ng Bible, what kind, okay? What kind of fellowship, no? Of righteousness with unrighteousness. And what communion hath light with darkness? O, verse 15. Ang sabi sa verse 15 ng chapter 6, sabi rito, and what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with in infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. This is a command by God. Separate from the world. This is not a statement of Apostle Paul for the people, but it is a command of God for Apostle Paul to tell the people of Corinthians. Ang sabi niya rito, separate from this world, saith God. No? Sabi niya rito, hindi ako makapagdol sa inyo. Sabi niya, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. My friend, it is very evident, it is a very clear statement of Apostle Paul for us. God commanded him that he need to remind the people of God, the children of God,
If you want to be my people, my children, my daughters, and my sons, separate yourself unto the world. It is pertaining to the system of the world. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. John the Beloved reminds us, okay? It is a proof. Sabi ni John the Beloved, love not the world. Why? Sabi niya, love not the world, neither the things in the world. Huwag daw natin mahalin ang mundo, kahit na yung mga nasa mundo. Sabi niya, if any man love the world, the love of the Father is not in him. We cannot say, I love you, Lord, and I love the world. We cannot say, I love the system of God, then well, and also love the system of the world. No. Hindi yan ang design ng Panginoon. Kaya nga dito sabi sa verse 16, for all that is in the world, ano po ba yung nasa mundo? Okay. Ano ang nasa mundo? Kaya ina-emphasize ni John the Beloved, huwag mong mahalin ang sanlibutan, sapagat ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan ay hindi sa Diyos. Why? Because ano ba? For all that is in the world, ano ba doon sa mundo? Number one, lust of the flesh. Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos kung meron kang lust of the flesh? Ano sa mundo? Lust of the eyes. Paano mo sasabihin sa Panginoon, Lord, I love you, pero maingitero ka. Mapagnasa ka. Meron kang mga bagay na gustong gawin mo sa buhay mo na hindi naman yan ang design ng Diyos. Ano pa? Pride of life. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I love you, Lord. At sa katayo pa yung, I surrender all, I'll to give him all. Ano? My blessed Savior, I surrender all. Nasakit kami kapatiran, yung pinakaayaw mong makita. Sabihin mo, ay, nandiyan na naman yan, chismosa yan. Wala nang ginawa yan. Dito nagbabayad ng utang yan. Kala ko ba, I surrender all. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, sa Diyos ka, dapat yung pride of life, wala na sa'yo. Why? It's not of the Father. Kaya sabi ng Panginoon, ang nasa mundo po, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, is not of the Father. But it is in the world. Yung sabi ng 17, and the world pass it away. Listen to this. Ang lahat ng sa mundo, ang sino mang umiibig sa mundo, ikaw na yung people, ikaw na member ng church, ng Tabernacle of Faith Baptist Church Mission, ng MIBC, ng MBC. If you love the world, listen to this. Sabi ng verse 17, and the world pass it away, mawawala rin po yan. Mahalin mo man ang sanlibutan, iiwan ka rin yan. And last thereof, but he that doeth the will of God, ang sino man daw gumagawa ng nais ng Panginoon, God abideth forever. Wow! This is the reason why we are not growing. We are not growing spiritually because we are alliance with the world. Suko mo na yan. Suko na natin ang mundong ito. Suko na natin yung nais po natin na hindi po natin may suko-suko sa Panginoon. Why? Sapagkat lahat ng bagay na yan ay iiwan mo rin sa lahat. Kaya nga haaman po ng ating Panginoon in Matthew chapter 6 verses 19 to 24, this will be our last text. Matthew chapter 6 verses 19 to 24, turo po ng Panginoon to. Ang sabi ng Panginoon, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through the steals. But sabi ng verse 20, but lay up yourselves. Sabi rito ng verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. In heaven. Sabi rito, where neither moth nor dust that corrupt, nor corrupt, and where thieves not break through, nor steals.
Sabi ng verse 21, for where their treasures is, there will be your heart be also. Kaya nga ko ang puso mo punong-puno ng worldly treasure, yung mga bagay na yaman ng sa mundo, lagi yan nasa puso mo, lagi yan nasa isip mo, yan ang laging tinatangkilik ng buhay mo. Kung ang treasure mo, yung bagay na kung saan pumipigil sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, yan ang treasure mo. Sabi ng Panginoon, mawawala yan, mauubos yan, masisira yan, iiwan mo rin yan. Subalit kung ikaw ay maglalagak ng treasure sa langit, kahit anong kakulangan, kahit anong mga bagay na kung saan, walang-wala ka, alam mo ang pangako ng Diyos, God will abide it for you. Verse 23, sabi niya, but if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light shall be thee in the darkness, how great is that darkness? Sabi ng verse 24, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else we hold the one and despise the another. You're gonna serve God and Mammon. My friend, this is the reason why we are not growing. Ito pang dahilan kung bakit hindi po tayo lumalago sa ating pong pananampalataya. Because tayo po rin po ay nakikiisa o nakikipagkaisa sa sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan. Why not you to trust the Lord? Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Panginoon? You know the reason why? Madali tayong mahatak ng sanlibutan dahil babagsak na naman tayo sa first point natin. We are not keeping the Word of God in our lives. Kaya nga kung ikaw, sabi ng Bible, sa binasa natin kanina sa Hebrews chapter 5, verses 12 to 14, sabi niya, so 12, for when for the time you ought to be teachers, kapag dumating na sa panahon na kayo nangarapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, sabi ng Bible, ay muling, ano sabi niya, kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulaing ng aral ng Diyos. We need to be reminded that we need to start again, begin again, or first again, again and again to teach us again the first oracle of oracles of God. Yan po yung unang turo ng Diyos. At ang unang turo ng Diyos, sabi niya sa Joshua chapter 1 verses 8, verse 8 ang sabi doon, no? Sa Joshua chapter 1, verse 8, this book of the law, this book of the law shall not depart out of thy mouth, day and night. The reason why we are not growing as a Christian, or we are hindered in our spiritual growth, because we are not keeping or meditating the Word of God day and night. Kaya napaka-importante po na malaman po natin ito. Yes, we are aiming to become successful in our lives, in our career, in our studies, in our families, in our societies. Hey, listen to this. Sabi ng Bible, you want to be prosperous? You want to have a good success? Lahat ng bagay ng design ng puso mo, sabi ng Biblia, magpakaligaya ka sa Diyos. Do not depart the Word of God into your mouth. Your desires of your heart shall be fulfilled if God is with you. The reason why we are not growing spiritually because we are hindered of so many things. Sana huwag mong ineglect ang salita ng Panginoon. Sana huwag kang madala ng maling katuruan ng sanlibutan. Sana kaya mong kontrolin ang iyong bibig at ang bibig mo ay gamitin mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sana hindi ka magpakita ng partiality among brethren, kundi magkaroon ka ng equality and fairness sa bawat isa. At sana hindi ka nang mag-excuse na mag-excuse
sa buhay mo dahil tinatawag ka na ng Diyos sa anumang kaparaanan. At sana huwag mong i-neglect ang means ng grace ng Diyos na ibinigay sa iyo, yung panalangin, yung worship, yung fellowship, even God's Word, because this is the designs of God for us to grow and to become strong. At sana, panghuli, huwag kang makipag-alyansa sa sanlibutan, but rather, makipag-alyansa ka sa Diyos, sapagat ang Diyos higit na nagpapala. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana po tayo po ay natuto po ngayong gabi ito sa ating pag-aaral. At nawa ay nakapulot po tayo rito ng mabuting pagpapahalaga sa ating buhay Kristiyano. Na higit na mas masarap na lumagong bilang isang Kristiyano, sapagat sa ating paglago, kasama natin ang Diyos na nagpapala at nagbibigay sa atin ng biyaya bilang isang tao sa mundong ito. Magandang gabi po sa inyo lahat, and God bless us all. Pagpalain po kayo ngayon. Ngayon po ay tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming pong pinag-aralan na ito. Ang mga bagay na kung saan pumipigil po sa aming paglago, sa aming spiritual life. Tunay nga, Lord God, na napaka-importante na yung salita, sapagkat yan ang unang-unang binigay mo sa amin, Lord God, na dapat hindi namin i-neglect ang iyong salita. That is the number one, the top one prerequisite or number one requirements for us to be matured and to be blessed is not to neglect your words in our life. Maraming salamat po. Sana ngayong gabi ito, kami po ay natuto, kami po ay naunawaan namin ang iyong salita, that your oracles are truly our needs, Lord God, are really needs in our Christian life, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, pagpalain ka, pagpalain ang iyong mga mahal sa buhay. Lord, yung mga dalangin po namin ngayong gabing ito, dalangin po namin, Lord God, ang bawat salita, ang bawat mensahe, Lord God, ang bawat request, Panginoon, ng mga taga-Tabernacle of Faith, Baptist Church Mission. Hindi ko man mabanggit, Lord God, isa-isa ang kanilang mga panalangin, pero nakita mo, Lord God, ang nararamdaman mo at naunawaan mo ang kanilang desire ng kanilang mga puso. Alam ko, Panginoon, na meron silang malaking pangangailangan. Ito man, Lord God, ay kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal, at higit sa lahat, kagalingang espiritual. Amin dalangin, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang siyang magpala, Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng pag-asa sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa. Pagpalain, Panginoon, ang panalangin ng mga kapatiran, ang mga taga-Tabernacle of Faith Baptist Church Mission, Lord God, ang kanilang mga dalangin, Lord God, na pinadala, Lord God, sa aming group chat. Kagaya po ng panalangin ni Brother Sherwin, ang kanyang pong hiling po na panalangin na para sa kanyang pamilya ay ang patuloy na pag-iingat, paggabay yung Panginoon sa kanila, pangangailangan yung special, Lord God, sa pang-araw-araw ng kanyang trabaho, Panginoon, sa lugar ng barko, Panginoon, sa dagat. Nawa, Lord God, siya ay ingatan mo, gabayan mo siya, Panginoon, sa kanyang araw-araw na pamumuhay, ang kanyang pamilya, ang Ilariot Bagnas family, maging si Ate Jennifer, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, ngayon, na dinadanas, aming dalangin na paghilingin mo, Lord God, ang kanyang pamilya. Maging sa kinaharap na problema po ni Steph, Lord God, we are praying na masettle na lahat ito, Panginoon, at maging maayos na po lahat ang kanilang pamumuhay. Ganun, Panginoon, ang prayer request si Cheris Lynn, maging normal ang delivery ng kanyang panganganak, pag-iingat po sa kanya, at sa lahat daw po, sa kanyang baby, kay Julius, at sa aming mga work ni Michael, yung kanyang financial need, yung good health nila, spiritual strength, God provision sa ministry, yung especially yung panalangin, yung request, Panginoon, pag-acquire ng aming lupa, sa lugar ng Night Cavite, Panginoon, may bigay, Panginoon, sa TFBC, sa family salvation ng kanyang pamilya, sa mga relatives niya, sa Pangan family, sa art design ng pastor namin, Pastor Ray, at maging COVID free na po ang Pilipinas. Also, we are praying, Lord God, yung prayer request po ni Sister Elena, good health sa kanyang mga anak, physical, emotional, mental, and spiritual, Lord God, para kay Ate Elena, Victorillo, God's protection sa trabaho niya, ang kalusugan, at sa lahat ng kanyang mga kapatid. At of course, ang panalangin niya rin sa mga pastor, missionaries, local and international. Yun po ang kanyang hiling na panalangin. Ganyan, Panginoon, si Kael, Kael, Panginoon, kanyang request, ang kanyang good health, protection, safety, kanyang family, friends, kapatiran, at maging pastor. Nawa, maging pandemic-free na ang Pilipinas daw, ang nations, financial provision sa kanya. Ang request
prayer request na ang TFBC on land and property, healing for everyone who are sick physically, mentally, and spiritually. Ang desire namin na magkaroon ng baby, kanyang panalangin din sa amin, at magkaroon na ng more wisdom, knowledge, and ang wifey men to step up for the ministry, driver's license daw, magkaroon ng motor ng Smash 115, kulay pula, at yung kanyang success to reach ang kanyang dreams. Si Brother Sherwin po, ito yung kanyang mga panilangin, no, para sa gobyerno, sa mama at papa niya, na magkaroon ng simple wedding. Yes, we're praying for that. Small business, magkaroon sila ng house renovation, promotion and license niya. Kay Tita Beng sa Saudi, provision and guidance sa protection sa kanyang trabaho, at sa lahat po na nagmamahal. Kay Angeline po, ang prayer ni Angeline po, para sa kanyang pag-aaral, financial, food safety, good health, and knowledge and wisdom. Ganoon rin po, manalangin din po natin ang patuloy ang lahat ng mga kapatiran po, si Sister Cherry sa kanyang kagalingan, ang Hernandez family, ang atang Kuya Arnel, ang maging ang Kuya Noel Sacho, at ang ati Jean sa kanyang pinagdadaanan na problema ngayon. I'm praying for their family, kala ati Ananay Ana, sa kanyang Nanay Morena, kagalingan nila, at sa lahat ng kapatiran, kay ati Ems, Alcocer, sa kanyang pamilya, sa lahat mo ng mga taga-Saudi at sa iba't ibang dakong lugar. Dalangin namin, Panginoon, kay Sister Arlene Nergime at kay Ryan sa buong pamilya, kay Ati Bilma, sa buong pamilya, kay Lakuya at Nanay Ineng, at Ines, ay kay Ineng at Tatay Donato, pagilingin mo ang mag-asawang ito, ang Parado family, kay Lakuya Oliver, we're praying for Owen Diaz family, praying for Nanay Jenny, and also, Lord God, we're praying for Ati Pat, and for other brethren, Lord God, na hindi ko man mabagit ang kanilang mga pangalan, but we are praying for them. For our brethren from abroad, sa New Zealand, kila Atlis, Pangan family, Bernardo families, sa Cyprus Ministry, sa kay Pastor Sunny Guerrero, ang kanilang building prayer request, praying for the building construction. We're also praying for Pastor Reggie Mondarin sa kanilang church na makahanap silang lugar na kanilang paglilipatan, and also for spiritual growth ng mga membro ng Logos Baptist Church, for Maranatha Baptist Church, McAllen, Texas, USA, for Pastor Darren Miller, for their partnership here in the ministry in the Philippines, and also considering as a sister church, and also for their soul winning, for the ministry na pinagkatiwala mo kay Pastor Darren Miller, kanyang strength, na kanyang health, maging kay Ma'am Anita, continue to bless them, Father God, and as always, keep Miller family in every day of their lives, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamaedad, Panginoon. And even the members of Maranatha Baptist Church, McAllen, Texas, USA. And of course, ang MIBC Maragondon, I'm praying for my pastor, Pastor Ramiro Adona, and his family, kay Ninang Net, kay Nairi, at sa buong pamilya ng Adona sa Palawan, ang pamilya ng nanay, ng tita, ng Ninang Net, dito sa Cavite. We are all praying for their loved ones and their relatives, Lord God. In Jesus' name, continue to bless him, Father God. Use our pastor mightily in the church that you entrusted to him. And also, Lord God, sa lahat ng mga membro ng MIBC, we are praying, Lord God. Hindi ko mababanggit, Lord God, isa-isa kanilang panalangin, but we are considering them in our prayers every day, Lord God, in our lives. So we pray for them, lahat ng may mga karamdaman, ng kasakitan, ikaw magpala. We also pray for my family, the Mogat family, magpalaan mo, at salamat sa kaarawan ni Kuya Gani, tawagin Panginoon, at talaga siya malusa, makakilala sa iyo, Panginoon, at malayo na siya sa vision ng pag-iinom o anumang mga bagay na naging dahilan upang siya ay magkaroon ng hindi magandang kalusugan. Also pray for Bakir family, continue to bless Kuya Patrick sa kanyang struggle because of his job at yung business, Lord God. Continue to bless him, Father God, and his family mula ka sa pinakabata hanggang sa pinakamanya na membro ng Bakir family, Marquez family, Lord God, lahat ng mga Marquez family, kamag-anak ng mga tatay, lahat ng mga Robles family, Tanyag family, Tahan-Tahan family, the Rosario family, Victoria family, Gonzales family, Alforte family, Morata family, at ang buong mundo, Panginoon. We're praying, Lord God, for the peace of the Jerusalem, Lord God. We're praying for Israel, the Jewish people, and bless them, Father God, as we bless your people here in the Philippines. We also pray for our government, our nation, Philippines, Lord God, praying for our president, down to the local government, Lord God, and even the frontliners, and also the people who are affected by pandemic, Lord God. We're praying for them, that you may heal them and provide everything, Lord God, that our needs in this world, in this nation. Of course, the vaccine, Lord God, or whatever it is, let your will be done, kung anong pwede mangyari po sa amin, Panginoon. Also, sa buong mundo, Panginoon. We're praying for the peace of the world. We're praying for the settlement of our situation because of the pandemic. Lord, we thank you and praise you
We thank you for your words. We thank you for the reminders. We thank you for the great teaching that you shared for us. Maraming maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Pagpalaan mo si Sister Shay. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, lumpada sa kanya. Salamat sa pakikiisa niya sa akin. At napatuloy inihi ang kanyang paggaling. Maging ang inyong lingkod sa aming karamdaman. At kay Sister Joy, Lord. We also pray for Uset sa Taiwan. Si Ate Lani sa Japan. Si Aguiar sa Hong Kong. At sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay. Panginoon, purihin ka. Pasalamatan ka. Napakabuti mo. Napakagaling mo at napakapangyarihan mo. Kaya Lord God, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri ko sa salamat at sa amin sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much for being with us tonight. I know it's too late, but I thank the Lord for your faithfulness, for your patience, and for your love for the ministry of God, especially studying the Word of God. Thank you so much. May the Lord bless you. Keep safe always. Thank you so much, my pastor, Pastor Robiro Adonga. I love you so much, my pastor, and your family, Ninang Net. And of course, makamag-anak po natin niya sa iba't ibang bansa. And of course, Ati Irene, thank you so much for being with us. Nanay Elsie, nasa Saudi, thank you so much. Nanay Emmy, thank you so much. And of course, Kuya Oliver, thank you so much. And also, I'd like to say thank you for your faithfulness and being our dad in America, 8,000 miles away, Pastor Darren Miller. And we love you, Pastor Darmi, TFBC, MIBC. Really love you so much. Really love you so much. And we're looking forward na dumating ka na uli rito sa Pilipinas. Please come back here. Let yourself go. Let your people go. Let my people... Please do come here. We're so excited to see you in person again, Pastor Darren Miller. We really, really miss you so much. Dana, say hi to your nanay. And of course... Thank you so much, Kay Oliver. Thank you so much, everyone. God bless you all. Keep safe and God bless and have a nice rest, blessed rest. And tomorrow is another blessings from the Lord. Maraming maraming salamat. God bless. Thank you. Finish.